Pakuluan ang mga patatas ng 3 minuto hanggang sa lumambot ito. Hello guys, pasensya na, hindi natin nakuha yung scenario na pagkuha natin ng mga patatas. Pagkatapos natin i-drain yung patatas, ilagay natin sa lalagyan at saka naman natin to babalatan. Pagkalamig, ilagay sa isang makok o anumang lagayan ang mga patatas at durugin ito ng maigi. Maglagay ng 2 teaspoon ng salt or sugar, optional po yun yung sugar, depende po sa inyong panlasa. Kumuha ng sukatan kung gaano kalaki ang gagawin or pwede din po pakamay kung kaya nyo pong tansyahin ang laki ng gagawin nyo po. Siguraduhin pong nakapaloob po ang cheese sa loob ng patatas at para maging siksik po. Sigurado po, gusto po ito ng mga chikiting lalo na sa mga estudyante na walang pasok at naka-home quarantine po at magugustuhan po nila ito. Hello guys, I'm sorry di ako masyado prepared sa aking recipe. We have here 2 eggs and breadcrumbs. Ngayon lang akong nagbatil ng eggs kasi yun nga, for excitement. So here guys, I'm just doing the eggs right now. Ilubog or paikutin po sa itlog ang binilog na patatas bago ilagay sa breadcrumbs. Hi guys, malapit na tayong matapos. Last but not the least, yahoo! Magpainit po muna tayo ng kawali at mantika para maganda ang pagprito ng ating potato cheese balls. Katapos po magpainit ng mantika, ilagay naman natin po ang ating potato cheese balls.
baliktarin para hindi masunog, huwag iwan dahil mabilis ang prito lang siya para perfect ang pagkaluto. Kung sa tingin nyo ay okay na ang pagka-brown ng ating potato cheese balls, pwede na itong kunin at isunod ang iba pa. Guys, nakagawa na ako ng 16 pieces of potato cheese balls. Now, sana magustuhan niyo po ang aking recipe. And please subscribe our channel.